Sinimulan ng i-adopt o ganapin ng Tigaon Adventist Church ang pagsasagawa ng Sabbath School Alive program sa kanilang simbahan. Ito'y kasunod ng matapos na Sabbath School seminar na isinagawa ng Southern Luzon Mission at North Philippine Union Conference sa Iriga City. Ano nga ba ang Sabbath School Alive at layunin ng programang ito? Alamin sa balita ni Hannah De La Roca. Purihin ng Diyos dahil kanyang patuloy na hinahasa ang kanyang bayan para maging handa pang lalo sa kanyang ikalawang pagdating. Isang natatanging Sabbath School Alive ang isinagawa sa Tigaon Seventh-day Adventist Church kasama mga brethren upang sanayin at gawin ang bagong format ng Sabbath School. Sa pangunguna ni Mrs. Gabrielle Angela D. Camato, Tigaon Sabbath School Superintendent, ay binuksan ang Sabbath School program hudyat na ang kalooban ng Diyos ang siyang nangunguna sa kanyang bayan. Right after having learned the new format na gustong ipagamit or na naisipan ng ating union, we applied the new format sa aming local church and the effect has been wonderful. The seminar was a blessing to each one of us. Buhay na buhay at masigla ang mga kapatid sa mission story at sinundan ng promotional talk at ang natatanging pag-aaral ng ating lesson sa buong sanglinggo na pinangunahan ni Dr. Dan Joshua Camato. Nagiging pa kami Sabbath School Facilitator because we're going to tackle the lesson in three components. Ang mga kapatid ay masayang nag-participate at sumunod sa bagong format na kung saan napakaganda ng naging resulta. Halos lahat ng mga kapatid ay naging alive at naging active sa pag-aaral ng ating lesson. Layunin ng programa na maging alive ang ating Sabbath School at patuloy na makisangkot ang mga kapatid upang maging handa pang lalo ang bayan ng Diyos sa nalalapit na pagdating ng panahong mapanganib habang nakatuon ang mga mata kay Kristo na ating Panginoon. I am very much happy na akin pong nasaksihan ang Tigaon Adventist Church dahil sila ay nag-adapt ng Sabbath School Alive program para napakaganda ang pwedeng mangyari sa Sabbath School program. So maraming salamat. Layunin maghatiin ng balita may dalang pag-asa mula rito sa Southern Luzon Mission. Hannah De La Roca, ang inyong lingkod nag-uulat para sa Hope Today NPC News.